May hawak ng mga suspek ang pulisya sa brutal na pagpatay sa batang si Cheska Santos na natagpuan sa isang imbornal sa Naic, Cavite kagabi. Lumabas din sa otopsiya na ginahasa ang bata bago pinatay. At live mula Naic, Cavite, magbabandila si Bettina Magsaysay. Bettina, ilan at sino-sino ang mga suspek? Karen, apat kanina ang inimbitahan ng pulisya para maimbestigahan, pero dalawa nga sa mga ito ay pinalaya na nila. At ang natira na lang sa kustudiya ngayon ng pulisya ay sina Alice Novero, nakaanak ng biktima, at si Daniel Ligaya, naninong sa kasal ng mga magulang ni Cheska. Emosyonal pa rin ang magulang ni Cheska at hindi makapaniwala na sa isang iglap ay wala na ang kanilang panganay. Alam ko, tinatamag niya ako nung nahihirapan siya. Nung ginaganon siya, alam ko. Hindi mapigilan ni Nanay May na humagulgol tuwing maiisip ang sinapit ng anak. Hindi na nakikita ramdam. Naramdam ko yung sakit at hirap ng anak ko. Dahil ganun kasakit sa akin. Maghapong kasama ni May ang anak sa bahay kahapon. Sariwa pa sa isip niya ang mga paglalambing sa kanya ng anak. Ngayon kausap ko yung tatay niya sa cellphone, yakap siya na yakap sa akin ng mahigpit. Yun, isang plato lang kinainan namin ng anak ko. Parang tumantua siya, pinapanood niya ako nung kumakain. Bandang alas 5 ng hapon, lumabas ng bahay ang bata dahil may tumawag sa kanya. Pero nang sumapit ang gabi at hindi pa siya umuwi, ay nag-alala na ang kanya mga kaanak. Hinanap na siya hanggang sa tumulong pa ang ilang kabarangay. Hindi nagtagal ay nakita ang kanyang bangkay sa isang imbornal. Inimbitahan ng pulisya para imbestigahan ang apat na lalaking sinasabing huling nakitang kasama ng bata. Pinauwi ang dalawa sa kanila, pero ang pinsan ng mga magulang niya na si Aris Novero at ninong sa kasal na si Daniel Ligaya ay itunuring ng mga sospek. Nakitaan sila ng mga kalmot sa katawan at dugo sa damit. Sa isinagawang otopsiya, may mga palatandaang nalaban ang biktima. May nakuha ring similya sa ari ng bata. Nang ipa-drug test ang mga suspect, nagpositibo ang mga ito. The suspects turn out to be positive in drugs. Matching nung blood sa nung dugo ng victim at saka yung nakuha natin dun sa damit ng isang suspect. Umami na sila at nang mababawas-bawasan yung kasalanan nila. Pabait ni ate. Pangako po Daniel na ni ate, matutupad daw sabi ni nanay, pero ngayon hindi na daw. Nasa bahay ngayon ng mga Santos ang mga labi ni Cheska para sa unang gabi ng lamay. Karen, basta ang gusto ngayon ng pamilya ay agarang hustisya. Hindi raw sila matatahimik hanggang makamit nila ito. At yan muna ang latest mula dito sa Naic, Cavite. Balik dyan sa inyo. Maraming salamat, Bettina Magsaysay.